paano natin ma-ensure lang na ma-report siya? Kasi yun din ang problema ng DOH, na hindi masyado accurate yung report nila dahil hindi nakukuha yan. Well, at the end of the day, no, we really have to rely on our pinakamaliit na local government unit dito, ang ating barangay system, no. Wala tayong magagawa to our city health workers na bumababa dito. That's the only way na talaga mahihikayat natin ang lahat na mag-report. Talagang mahirap ba nito, pero kamukha nung araw, tingin ko lang on my own personal view, that is what get us through yung ating microsystem ng barangayan system. Talagang sa baba ito, bahay-bahay talaga ito, no? Ganun ang mangyayari. Ano po ang pananaw niyo dito sa naging kautusan ng Pangulo na wag na munang gumamit ng face shield sa labas? Medyo conflicting po ang mga opinions dito ng mga healthcare experts natin. Sinasabi po nila na nakakatulong po ito. Kung kayo po tatanungin, sang-ayon po ba kayo na wag nang gamitin ito sa labas? Well, ganito, Julius, no, we have to rely really on, sabi nga ng Presidente, on the advice of the experts, medical experts. Kung hindi ako nakakamali, pipirmahan na ilalabas na mamaya or tomorrow yung rekomendasyon ng mga doktor at experts dito about the face shield, no? And of course, para sa akin lang, kung ako man ay lalabas, kasama ko mga anak ko, lalo na yung maliliit na walang bakuna, I'd rather that they could have extra protection, no? If it's already a matter of choice. Pero antayin po natin, yan po inuutos ng ating Pangulo, na ito'y sa mga experts po natin, I think iniikot na po yung pipirmahan, no? Kaya nga, pinatanong ko rin ito dahil para mag-guide din ang mga mayors ng Metro Manila at ang ating mga barangay po rito, ang ating mga munisipyo on how to go about this. But for the meantime, we will be lenient with this. Kamusta yung pamimigay ng ayuda, Chairman? Okay naman ang mga LGU? Sapat? Tapos na po. Tapos na po sa Metro Manila. Yung dati pong ayuda, sinasabi ko yung dati. Pero yung ngayon po, yung sa ayuda naman sa grocery pack, kasi nalitutuloy yes. ako sa ano. Oh. Oh, sorry, Sen, sorry. Yung mga granular lockdown natin. Yes, okay naman. Ayan na, andyan ang DSWD, andyan na, at nagpapasalamat ako sa DSWD, kaila Colonel Thomas, no, kaila Secretary Bautista, andyan na raw, kukuha na lang doon sa kanila para kalahate ang nangyayari. So hindi kayo po nagka-problema rin yung mga workers natin na inaabutan sa mga lockdown area? May mga medical workers ba? Well, may mga konting report, no? Pero as a whole, wala namang naging problema. Nasanay na rin tayo that it's always been 2 years of this granular lockdowns na ginagawa natin. Sanay na yung mga tao natin sa baba. So, Chairman, pwede bang sabihin na are we on the home stretch na pagdating dito sa problema natin sa COVID? Mga kababayan, una-una nagpapasalamat ako sa inyong lahat, no? Napakahirap ng bangungutong hinarap natin. Sa mga mayors, maraming salamat, medical frontliners, sa national agencies, DOH, lahat, no? Ito lang, sabihin ko lang ating bakuna ha, para alam po ninyo. Sa ngayon ay 15 million at as of September 21 na nabakunahan. 69% ang nabakunahan no September 21. No? Ang nakakadalawang dose, kulang 69 o halos 70% ng Metro Manila. October 21, after one dose, magpapabakuna ulit after one month eh. Tinatantya namin 81% na taga Metro Manila, dalawa na. Ngayon yung Astra 3 months, 90% by December 21. So ito lang masasabi ko. Salamat sa inyo. Patapos na halos ito, no? Sana matapos na ito. Sana dumere-diretso na ito, konting tiis na lang. At pagdating natin ng December 21, baka kung ano man dumating na variant, kung ano man, parang bagyo eh. Kung anong bagyo pang dumating nito, kung anong ginagawa na ito, may template na tayo, no? Importante dito sa lahat ay ang makro ang ating disiplina, no? So I hope, no? Tapos na rin po ito. Mag-alert level 3 na tayo. Talagang totally bumukas na ekonomiya natin by 30% pa. I don't know kung masasagot mo to, Chairman, ha? Pero doon sa mga nagkaroon na po ng COVID, mga gaano katagal po tatagal yung kanilang immunity dito sa virus? Well, sa totoo lang, iba-ibang pananaw eh. May mga scientifico, sinasabi nila, mga 6 na buwan, ganito. Iba-iba kasi eh. Kaya nga, iba-iba structure kasi ng tao eh.
Ako sarili ko, nagulat ako, ano, Julius, ah, may tinatawag silang neutralizing antibodies. Nagpa-check kami sa opisina. If you are 50, ibig sabihin yung panlaban mo sa COVID sa pasyente, 50. Makakasama ko sa opisina, 200, 300. Wow. Ako nagulat, mine is 1,700. Oo. Taas. Dati pa ganun na ako eh. Siguro hindi ko nga maintindihan. Pero hindi pa kayo nagkaka-COVID, Chairman. Hindi. Di ba yung sa mami ko, andun ako sa ICU tsaka sa daddy ko, binantay ako na isang buwan. Tapos andun ako sa ospital last year. Tinamaan ako pero parang asymptomatic ako eh. Isang beses lang. No? This was almost 1 year ago, July, 1 year. And my mother died January, no? Binabantayan ko. Pero ito lang kaya, importante sana sa mga nakikinig, please, importante mag-exercise kayo, magpapawis kayo, kumain kayo ng tama, ha? At mahirap man sabihin na tayo may problema, have a stress-free life. Matulog kayong maaga. Paka-importante nun. Ha? You build up your own immunity. Mm-hmm.